Hi guys! Welcome again to my channel. For this video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-add ng tax with 0%. Yes guys, 0%. So guys, may bagong sinend si YouTube sa atin ng mag-add daw tayo ng, mag-submit daw tayo ng form para 0% ang kukunin sa atin ng revenue. Kahit late na siya guys, actually, hindi pa siya masyadong late kasi May 31, hanggang May 31 pa naman siya. So, kung hindi pa kayo nakapag-submit ng ano, so ituturo ko po sa inyo ito. Eh, sa akin kasi, kakamonetize ko lang. So, April 28 ako sininda ni YouTube na, yun nga, mag-add ako ng, mag-submit ako ng form para 0% ang makuha sa akin ng revenue. Ito siya, guys. Lalo na yung mga nagsasahod na, guys, kasi, syempre, sayang din yung 24% na kukunin ni YouTube sa atin. Lalo na pag konti lang yung revenue mo. So, yun guys, sa akin, hindi pa naman ako rin nakakasahod, pero kailangan pa din natin mag-submit ng form para mag 0% ang ating kukunin sa atin ng revenue. So, guys, if you are interested, just keep on watching! Guys, first thing to do is punta muna tayo sa ating Google Apps at i-search natin yung Google AdSense login. Yun guys. Then afternoon guys, i-landscape muna natin para kitang-kita. Yun guys, and then search natin na. Ayun, search na natin. And then ito na siya guys, yung Google AdSense. Click natin yung Google AdSense. And then pagkatapos, wait lang natin kasi nag-loading pa siya. Ayun guys. Ayun na guys. Nandito na tayo. Then, pansinin nyo yung tatlong dot sa taas. Click natin yan kasi para punta tayo sa desktop natin. Ayan, punta natin yung desktop site. Ayun guys. Naka-desktop site na tayo. So, ayun guys. Pansinin nyo yung tatlong guhit na naman dito sa gilid. Click natin yan. At saka punta tayo sa ating payment section. Ayun guys. Drag lang natin pababa. Ayan. Payment section. So, ayun guys. Ayun. Nag-loading pa siya. Ayun. Nandito na tayo guys. So, drag lang natin. So, punta tayo sa ating manage settings. So, pindutin natin yung manage settings. And then, yun guys, drag natin sa baba, hanapin natin yung nakalagay na United States Tax and Info. So, click natin yung Manage Tax and Info. So, guys, ito na yung makikita. So, click natin yung Add Tax and Info. Ayan. Then, afternoon guys. And ito na siya, guys. To continue, first verify it's you. So, ilagay natin yung password natin yan guys. So, i-blurred ko muna kasi syempre password natin to. Ayun, pagkatapos, next na natin guys. Ayun, nandito na tayo guys. So, United States Tax and Info. So, what type of account is plain campan? So, individual na tayo. So, pagkatapos, click natin sa individual. So, next na tayo guys. And then, drag natin sa baba. Are you a citizen or resident of United States? So, syempre, hindi tayo taga United States. So, no ang ilagay natin dyan. And then, next. And then, guys, itong select WA tax form type. So, ang pindutin natin yan is yung first, guys. Kasi, this form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits. So, yan guys, yung pindutin natin. At saka, start W8bin form. So, next na tayo. And then, wait lang natin kasi nag-loading pa siya. Ayun. And guys, ito na yung makikita natin. So, drag mo natin sa taas. Ito yung name of individual. Name of individual, guys, is yung YT channel natin to. And then, select natin yung country natin. So, syempre, taga-Pilipinas tayo. So, hanapin natin yung Philippines. And, guys,
natin guys, and dito na yung Philippines, so click lang natin. And then next na tayo, so dito na tayo sa taxpayer identification number. So a taxpayer identification number is a tax processing number required by the IRS for some tax firms. If you are claiming treaty, you are required to provide a foreign TIN. So yun guys, kung may foreign TIN na tayo, yung TIN number natin, so isulat lang natin dito guys. Yun guys, so ako kay meron akong TIN number, so dito ko na lang siya isulat. Ayan. So blurred ko lang muna kasi syempre ano to. So guys, pagkatapos natin mapilapan, ito na yung lalabas. And then yung permanent resident address natin, click lang natin yan guys, for ano lang yan na na-accept natin. So lagyan din natin tong address line natin guys. So yung address line natin is yung address natin na ilagay natin sa ating Google AdSense. So lagay lang natin yan guys. Dapat make sure na tama ang ating paglagay ng address para hindi tayo mahirapan pag-claim ng ating PIN. So complete lang natin yan guys, yung city, kung taga saan ka, and then yung zip code in guys. Ayan, wait lang natin. Ayan, then yung province guys, kung yung province nyo guys is may province kayo din, the same lang sa ano nyo ngayon address, so click nyo lang itong box yan, then click nyo lang guys, and then next, check natin yung next. Ayan guys, number 2 na tayo sa tax treaty. Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So syempre yes natin yan guys, and then click natin yes. Then, check natin yung box na resident of country region claiming treaty with the US. Yan. Then, check natin yung country natin. So, Philippines. And then, drag natin sa baba. So, special rates and condition. You may be exempt or have taxes withheld at a reduced rate or certain income types earned with the US. These reduced rates and exemption vary among countries and specific income types. Select all apply to you. You can claim any future income type that you may plan to earn from Google products. And so guys, select lang natin yung lahat na box dyan. So service such as AdSense, so select natin. Then withholding rate, 0%. Then article and paragraph, so click lang natin yan guys. Yan, click lang natin. And then, yan, drag natin sa baba. Yan. Yung box na yan dyan guys is for accept lang yan. So as a tax resident of country, yun, parang accept lang yan na in-accept mo siya. And then second guys is motion picture and TV royalties such as certain YouTube movies and shows and play partners. So check din natin yan guys. Yan. So after yun guys, check natin yung, click natin yung holding rate. So 15% reduced treaty rate. And then, accept din natin. And then, third is other copyright royalties such as Play and YouTube Partner Programs. So, click din natin yung box. Ayun. Ayun guys, na-click natin yung box. Then, withholding rate. So, 15% reduced treaty rate. Then, and then, yung box na sa baba, accept na din. The same lang yan. And then, afternoon guys, next na natin. So, ayan. So guys, pag hindi pala kompleto, so hindi siya ma-next, so nakalimutan natin ipindot yung article and paragraph, so click lang natin. And then yung sa pangalawa, then article and paragraph then, so check lang natin. So yung una is nag-okay na siya. Then after yun guys, pagkatapos okay na siya, then next na natin. Ayan. Wait lang natin guys, nag-loading pa siya. And guys, ito na tayo guys. Document preview. So, ayun na guys. Ang lahat na yung pinipilapan natin is nandun na sa taas. Check nyo lang yun guys. Pero kung may mali naman tayo guys, huwag yung mag-alala kasi pwede naman siya palitan. And then, check lang natin yung box. I confirm that I have reviewed and generated tax documents of the best my knowledge and believe they are true, correct, and complete. So guys, kung gusto nyo makita, so itong form na to, download nyo lang.
para ma-check natin kung tama ba. Ayun. So, yun na guys. Ito na yung makita nyo guys. Check nyo yun guys. Ayan. Basahin nyo lang guys kung may mga mali kayong na type. So, pwede naman siyang palitan. Ayun guys. So, afternoon guys, kung okay na siya, back na tayo. So, i-next na natin. Ayan. Check nyo natin yung next. Ayun guys. Then afternoon guys, ito yung lumabas guys. May lalabas dito na full legal name. Yung full legal name is yung pangalan mo na niregister mo sa Google. Yung totoong pangalan mo. So, type lang natin yun guys. Ilagay natin yun dyan. Hindi yung YT channel yung yun guys ha. Yung full name mo na totoong pangalan. So, yan. Type natin yun guys. And guys, okay na siya. Then may nakalagay, are you the person listed in the signature section? So, check natin. Yes, I am the person listed in the signature section and I am completing this form on my behalf. So, yun guys, dito na tayo. Next na tayo, activities and service performed in the US. So, has individual or entity identified the tax identity section perform any activities and service of Google within US? So, no tayo dyan guys. Then, accept lang yung box. Then, dito na tayo sa baba. Guys, status change affidavit. Are you a providing tax info for a new or existing payments profile that has not received payments or an existing payments profile that has previously received payments? And guys, so hindi pa naman tayo nakapag-sahod sa YouTube. So, una ang pinutin natin guys. I am providing tax info for a new or existing payments profile that has not received payments. So, if nakasahod na kayo guys, yung pangalawa ang pindutin nyo. So, after noon, submit lang natin guys. Ay, nag-loading pa siya. Ayun. Wait lang natin guys. Ayun na guys, ito na yung lalabas. So, kung may mali kayo guys dito, so, dito lang tayo sa new form. Yan, click nyo lang yun guys. So, that's all guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. So, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!